Hello mga ka-Shihtzu, good morning. Welcome back to my channel. Please subscribe and click the notification bell button for more upload to my video. So ngayon pag-uusapan natin, maganda nga ba ang fish oil para sa ating aso? Pwede nga ba ang fish oil na pantao para sa ating aso? Pwede po. Pero ang pagbibigay po ng fish oil sa aso is konti lang po. Bawal pong sobra. Lahat po ng sobra is hindi po maganda. Parang pagmamahal lang po yan. So, ngayon balik po tayo sa ating topic. Humugot pa ako. So, ang pagpapayo ng fish oil is, di ba 1,000 mg po yan, madalas sa, yung pang sa pang tao po ah. So, yung sa pang tao, ang pagpapainom ko kasi dyan yung 1,000 mg is equivalent po yun sa syringe is 1 ml po. So, ang gawin nyo, butasin nyo po yung capsule, ilagay nyo po sa kutsara, tsaka nyo po ilagay sa syringe. Ilipat nyo po din transfer nyo. So, ang pagpapainom po ng fish oil is depende po sa timbang. Sabi ko po sa inyo, dapat alam nyo po yung timbang ng inyong aso at bawal pong masobrahan sa fish oil. So, ang pagpapainom ko sa 5 kilos dog ko ng fish oil is 0.2 lang po. So, ang 5 kilos pababa, ang pagpapainom ko sa aking aso is 0.1 lang po. At ang pagpapainom ko po sa kanila is twice a week lang po, hindi po araw-araw. So, ano nga ba ang benefits ng fish oil sa ating aso? So, ang benefits ng fish oil sa ating aso is para po sa kanilang balat at sa kanila pong hair, sa poor hair po nila para maging maganda po at maganda rin po sa kanilang puso at sa kanilang puso at sa health din po nila. Para sa tao lang din po, kung maganda po yung fish oil sa tao, maganda rin po ito sa ating mga alaga. But make sure na bago po kayo magpainom ng fish oil is nag-search po muna kayo kung compatible po ba ito sa aso. Mayroon po bang mga chemical doon na naka-artificial na hindi po bawal sa aso? So, galingin po natin mag-search muna bago magpainom ng kung ano-ano sa ating mga aso. Para sa safe na rin po ng inyong aso. So, pagkatapos nyo po silang painumin, observe nyo po ang inyong aso kung hindi po siya mangangati. Kasi fish nga po yan. Meron po kasing aso. Meron ako isang aso na nangangati siya. So, hindi ko na siya pinainom. Ini-stop ko na. So, observe nyo po siya. Kung hindi po siya mga so kung wala naman pong interaction sa kanyang skin, wala naman pong irritation na nangyari, maganda po, diretso nyo lang po ang kanyang pagpapainom. Pero inuulit ko po, dapat alam nyo po yung timbang at masama po ang sobra sa, na fish oil sa aso. So nakasukat lang po yan. Yan. Tapos po, kung kahit pinapainom niyo po sila ng fish oil, pwede pa rin naman po silang uminom ng vitamin. So, kasi mas maganda uminom sila ng vitamin is morning talaga. So, umaga pa lang, dapat meron na silang protection para kung sa anumang virus ang masagap nila, meron na silang protection na kainom na sila ng kanilang vitamin. So, ang fish oil kasi, meron naman talagang fish oil na pang aso, mas better na, yun na lang po siguro. Pero kung wala po at meron kayong fish oil pang tao, make sure na i-search nyo po muna. Pero alam ko naman po, most of brand na pang tao is pwede naman po sa ating mga aso. So, ayun po. Maraming salamat. Sana po may natutunan po kayo sa akin video. Please like po. Then, update ko po kayo sa mga video na i-upload ko. Thank you!